Ikawalo ng Agosto, Huwebes, ang paggunita kay Santo Domingo, Pari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?" Sumagot sila, "May nagsasabing si Juan Bautista ka, may iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya." Sinabi niya sa kanila, "Ngunit sino ako para sa inyo?" At sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot naman si Jesus, "Mapalad ka, Simon Bariona. Hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia, at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit." At inutusan niya ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Mesiyas. Mula sa araw na iyon, ipinaalam ni Jesucristo sa kanyang mga alagad na kailangang siya'y pumunta sa Jerusalem. Paihirapan siya ng mga matatanda ng mga Hudyo, ng mga punong pari, at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan, "Huwag sana, Panginoon, hindi ito pwede." Ngunit hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi sa kanya, "Sa likod ko, Satanas, at baka mo pa ako tisurin. Hindi sa Diyos galing ang iyong iniisip, kundi mula sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Kaliwat kanan ang mga iskandalong kinahaharap ng Iglesia Katoliko. Naririyan ang paring umupa di umano ng isang batang babae upang siya'y aliwin. May mga kwento ng mga pari at obispong bakla na nang-aabuso ng mga batang lalaki. May mga pari at obispong nambababae raw at nagkaanak pa, at marami pang iba. Mali ang ginagawa ng mga pari at obispong ito. Subalit, hindi sila ang iglesia. Bahagi lamang sila ng iglesia at nagkataong sila ang namumuno dito sa lupa. Bilang mga Katoliko, naiskandalo tayo sa mga kasalanan ginagawa ng ilang mga obispo at mga pari. Dapat tayong magkalit bilang mabubuting mga Katoliko. Hindi sa kanila nakakabit ang ating pananampalataya. Tayo ang iglesia, kaya tayo ang maglilinis sa iglesia sa tulong ng tunay na pinuno nito, si Jesucristong Mesiyas na anak ng Diyos na buhay. Huwag nating iwan ang inang iglesia dahil sa ilang bulok na pinuno nito. Sa halip, harapin natin ang pinagdadaanang hirap nito at samahan natin ito tungo sa araw ng kaluwalhatian. Pagsasagawa, kailan mo ba inaming bahagi ka ng iglesia?